Ikinabigla ng buong mundo ang biglaang pagkasawi ng isa sa miyembro ng K-pop na grupo na Astro na si Moonbin. Ngunit ang mas ikinagulat ng mga malapit sa kanya ay ang totoong dahilan ng pagpanaw niya. Ito naman ang kinalabasan ng kanyang otopsiya. Ipinanganak ng 26 ng Enero ng taong 1998 bilang si Moonbin sa probinsya ng Chungbuk sa bansa ng South Korea. Bata pa lamang ay kinakitaan na si Moonbin ng potensyal. Nagtrabaho ito bilang isang batang modelo. Kasabay nito, gumraduate si Moonbin sa eskwelahan ng Han Lim Multi-Arts. Pinagtuunan ito ng pansin ang musika. Nang taong 2004, nasilayan ng mundo sa unang pagkakataon ang noon ay batang si Moonbin bilang isang modelo. 2 taon matapos nito ay lumabas na ito sa music video ng TVXQ na ang Balloons. Ginampanan nito ang batang bersyon ni Yu No Yunho. Nang taong 2009, ipinamalas nito ang kanyang galing pagdating sa pag-arte ng gampanan nito ang nakababatang karakter ni Kim Boom sa Boys Over Flower. Dito ay talagang napansin ang madla ang maamo nitong itsura at ang galing nito pagdating sa harap naman ng kamera. Nang si Moonbin ay nasa 5 baitang na, ay sumalang ito bilang ang trainee sa Fantagio. Sumali din ito sa programa para sa mga kasing edad niya na nais mahasa ang talento at abilidad nila. Nang taong 2012, opisyal itong naging modelo ng Fandagyo. Kasama nito si Chani at Lee Jaisung. Enero ng taong 2015, opisyal na 2 na si Moonbin na ipinakilala sa pamamagitan ng Fandango iTeen Photo Test Cut. Sa parehong panahon, ginampanan na nito ang isa sa bida sa palabas na ang To Be Continued kasama ang mga miyembro ng kinabibilangan nito na grupo. Nang 23 ng Pebrero ng taong 2016, opisyal na inanunsyo na kasama si Moonbin sa 6 na grupo at ito ay tinawag nila na ang Astro. Nang 7 ng Setyembre ng taong 2018, inanunsyo naman na si Moon ay isa sa host ng 2 season ng Ultimate Watchlist. Kasama nito si Kim Ye-won at ang Oh My Girls na si Ji-hoon at Arin. Na-feature din ang binata sa magazine ng pangkalusugan sa Korea. Enero ng taong 2019, lalo pang mas naging maningning ang bituin ng binata nang ito ay bumida sa drama mula sa JTBC na ang Moment at 18. Ngunit Nobyembre ng parehong taon, umugong ang balita na may iniindang karamdaman ang batang aktor. Kaya naman may mga show at palabas ito na ikinansel at hindi na muna niya magagampanan. Araw ng Puso, 14 ng Pebrero na taong 2020, lumabas si Moonbin kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo na Astro. Hudyat na nababalik muli ito sa kanyang mga palabas at mga tungkulin. Opesyal na siya ay naging host ng show na Champion. Kasama niya dito ay sila Sanha at Kangmin. Sa panahong ito, bumida naman ang sikat na binata sa palabas na ang Mermaid Prince. Nang 26 ng Mayo, kabilang na ito sa cast ng Food Avengers. Ayon sa mga pinakamalalapit sa binata, ang paborito nitong kulay ay itim. Ang pinakamasarap na pagkain para sa kanya ay baka, hipon at nigiri. Hindi naman ito masyadong gusto ang isda, lalo na kung ito ay hilaw. Ayaw din ito ng dilaw ng itlog at ng tokwa. Dagdag nila na masasabi nila na maganang kumain itong si Moonbin. Palagian itong naglalaro ng mga video games, nanonood ng football ng iba't ibang bansa. Magaling ang binata sa pagpapiano sa mga water sports at maging sa pagsayaw. Ayon sa isa sa malapit nitong kaibigan na matalas talaga ang pang-amoy ng binata. 2 ang alagang pusa nito. Sila ay may mga pangalan na Aroha at Moha. 7 taong gulang pa lamang ito ay nag-aaral na ito ng taekwondo. Ang pinaka-iniidolo niya at talaga namang naging inspirasyon niya ay si Tai Yang ng Big Bang. Matindi ang allergy ni Moonbin sa mga alikabok at maging sa balahibo ng aso. Nang minsang tanungin ito kung hindi ito sikat na idol, ano ang nais niya na maging? Sinagot ng binata na malamang siya ay isang atleta at malamang ito ay may kinalaman sa paglangoy o pagsiswimming. Setyembre ng taong 2022, sa interview tinanong ang binata ng kung ito ay magiging isang anghel
Dahil ano ang gagawin nito? Sumagot naman si Moonbin na magbibigay ito ng pagkakataon sa mga taong kinuha ang sarili nila na buhay. 19 ng Abril ng taong 2023, nadiskubre ng manager nito ang walang buhay na katawan ng 25 taong gulang na binata na si Moonbin. Ito ay sa kanyang tahanan sa Gangnam sa Seoul sa Korea. Ikinagulat ng buong mundo ang bigla ang pagpanaw ng sikat na idolo. Agad namang nagsagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad upang matanto nila kung ano nga ba talaga ang naging sanhi ng wala sa panahong pamamaalam nitong si Moonbin. Unang kumalat ang espekulasyon na kinuha nito ang sarili niyang buhay, lalo na nang sang-ayon sa kagustuhan ng pamilya na naging sobrang pribado ang lamay nito maging ang paghahatid nito sa huli niya na himlayan. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin naman ang imbestigasyon hanggang sa nito lamang June ng taong 2023. Sa wakas, naglabas ng pahayag ang kapulisan tungkol sa kinalabasan ng kanyang otopsiya. Atake sa puso ang ikinasawi ng binata taliwas sa unang kumalat na kinuha nito ang sariling buhay niya. Dagdag ng mga otoridad na malinaw sa otopsiya na matagal nang mayroong kondisyon si Moonbin sa puso. Ngunit hindi lamang ito nahalata dahil ang uri ng sakit sa puso na mayroon siya ay napapansin lamang sa oras na ito ay malala na. Nakadalasan naman ay nauuwi sa walang panahon na pagkasawi. Meron na itong sakit sa puso pagka panganak pa lamang. Kaya naman mga katinagalog, hindi nito sinasadya o ginusto na iwan ang buhay niyang ito nang wala sa panahon. Sadya nga lamang na hanggang dito na lamang talaga ang misyon niya sa daigdig nating ito. Mga katinagalog ko, saan ninyo nakilala si Moonbin? Ano ang pinakapaborito nyo na ginampanan niya na palabas o pelikula? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.